totoo ang sinasabi mo? Uminahon po kayo. Baka ho makasama sa inyo. You tell me that I'm dying. Tapos sasabihin mo na huminahon ako? It's not every day that I hear these things, Doctor. Pero meron pa ho tayong magagawa. Meron pa hong paraan. Paraan? Kailangan ho ninyong umalis ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Hindi ako pwedeng umalis ng Pilipinas. Kailangan po ninyo ang open heart surgery. I can recommend you to hospitals in Manila, pero sa kondisyon po ninyo, sa edad ninyo, I would prefer na sa Amerika kayo maoperahan para makasiguro tayo sa magiging resulta nito. But I can't leave the country. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa. I'm sorry po, pero kapag hindi natanggal ang inyong tumor sa lalong madaling panahon, anytime, maaari kayong mamatay. Hindi mawawalan siya, pero saan alam ko yun, Inay? Sana nga, anak. Kaya lang napapansin ko na nagiging masakitin siya ngayon. Wala tayong kalaban-laban kapag nawala si Corazon. Inay, huwag niyo nga isipin yan. May awa ang Diyos. Paprotektahan niya ang Corazon. Mami, Salaminda, ano po nangyari? Wala, anak. Eh, bakit po ganyan ang itsura niyo? May pinag-uusapan na kami mahalaga. Ano po yun? Anak, huwag ka nalang magtanong yan ngayon kasi hindi yung pa maiintindihan eh. Pag dumating yung tamang panahon, sasabihin namin sa'yo. Ginabi na kami ng anak ko. Hinahanap na ako sa club kaya hindi na ako nakadaan dito. Kumusta ka na? Eto. Magulo pa rin ang buhay ko. Hindi ko nga alam ko kahit kailan ni maayos pa yung buhay ko. Huwag kang magalala. Magiging maayos din ang lahat sa atin. Sana. Sana. Sa anak ko. Doon ko nalaman na mahal ko pala siya. Ganun pala yun, ano? Kahit gaano ka kagagang ina, kahit papano eh, may mananatili pa rin pagmamahal sa puso mo. Kaya nga ako nandito ngayon. Gusto ko na magbago doon po. Gusto ko na magbuhay yung anak ko. Pero hindi ko alam kung paano. Saan ka ba nang galing? Kagabi ka pa namin hinahanap ah. Si Tito.
Dito ka tinignan ba hinahanap niya ako? Hindi. Marami siyang ginagawa eh. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako nag-aalala sa'yo. Basta, huwag mo na lang akong tanungin. Naliligyan ka na sa'kin, Rina. Hindi naman sa ganun. Pero... Pero, ayaw mo akong pagkatiwalaan. Sasabihin ko sa'yo, Mary. Pero huwag mong sasabihin kay Tita Katrina. Nakita ko na siya. Sino? Ang nanay ko, Mary. Si Sheila? Tagal ko nang binilangan sa Diyos. Sana magbago na siya. Sana bumait na siya. Sana mahalinan na ako. Pero hindi ko akalain na pakikinggan pa na ako ng Diyos. Mary, mahal ako ng nanay ko. Sabi niya, babalik daw siya. Mary, magkikita uli kami ng nanay ko. Bakit mamadali ka na naman? Sa tuwing magkikita lang tayo eh. Ganyan ka. Girl po, alam mong bilang ang oras ko dun sa club. Eh kung pwedeng lang nga lang ako umalis dun eh, ginawa ko na eh. Alam mo namang hayop-hayop ng mamasang ko dun eh. Ano-ano pinagagawa sa akin dun. Kung pwedeng nga lang saan talaga umalis eh. Dahil ba sa kita mo? Masyado siyang ma-impluensya, Adolfo. Kayang-kaya niya ako ipapatay kapag umalis ako doon. Tutulungan kita. Ayoko mapahama ka. Pero kami pa lang. Nagawa ako ng paraan para makatakas doon. Tapos ako ni Chris, Rina. Magsasama na kami. Paano ako? Sumama ka kung gusto mo. Saan tayo pupunta? Gusto mo daw akong makausap? Ano naman ang pwede kong may paglingkod sa'yo, Paolo? Tungkol sa ato kay Marisa. Marisa? Well, hindi ka pa man lumalapit. Alam ko na kung ano nangyayari sa inyo ni Marisa. Wala nangyayari sa amin ni Marisa. Kung wala, eh
bakit nandito ka? Alam ko matalino ka, Katrina. Kaya alam ko na alam mo kung anong trabaho ko sa Amerika bago ako pumunta dito. Let's say, I'm just curious. At nalaman ko, isa ka palang abogado. And I want you to know that from now on, I represent Marisa. Ako na ang kanyang magiging abogado. Sa ngayon ho, hahayaan ko umuwi kayo. Pero tulad ng sinabi ko, kakailanganin ko ang desisyon nyo kung pupunta kayo sa Amerika. Makakaasa po kayo, Doktor. O, Beno, iwan ko na muna kayo. Just... Senyora, aalis po ba kayo ng Pilipinas? Pinag-iisipan ko pa. Pero, senyora, hindi ko kayo aalis. Baka lalo lang mo kayo mapahamak. Alam ko. Pero huwag ka mag-alala. Sigurista ako. Sa lahat ng bagay, may plano ako. So, Attorney Paolo Respicio, anong kaso naman ang plano niyong isang palaban sa akin? Hindi ako nakikipag-usap para may pag-away, Katrina. Hindi rin naman ako nakikipag-away, Paolo. Sa katunayan, natutuwa ako para kay Marisa dahil may abogado na siya. Alam mo yung hihipag ko na yan, tatanga-tanga kasi. At natutuwa ako para sa inyong dalawa. Salamat at naiintindihan mo kami, Katrina. More than you'll ever know, Paolo. Masaya ako para sa inyong dalawa. Hindi ka nagagalit na nagkakumpiya na sila Paolo at Marisa? Bakit naman ako magagalit? Kung magagalit ako, ang ibig sabihin na natatakot ako. At bakit ako matatakot sa kampihang Paolo at Marisa? Pero abogado si Paolo. At mahina ang loob. Madali rin maduwag. At yun. Yun, Julio, ang gagamitin ko para matalo siya. Sila ni Marisa. Oh, patumalang benta natin ngayon, ano? Hindi masyadong katulad. Diyan na pala kayo. Ah, halika na, kumain na tayo. Baka lumamig yung pagkain eh. Abel, bakit nagluto ka pa? Makakasama sa'yo. Hindi, mabuti-buti na ang pakiramdam ko. Mabuti nga yung ganyan eh. Kesa naman lagi akong nakahiga sa kama. Baka lalo akong magkasakit. Halika na, kumain na tayo. Ano itong niluto mo? Ah, nagluto ako ng torta yan. Di ba paborito mo yan? Akala mo, nakalimutan ko na ang paborito mo. Ano? Tayo. Masarap kumain pag ito. Kumain na. Okay.
para panluto mo, Abel, ah. Salamat po. Sana nandito si Marino. Nandito siya. Para tayong isang buong pamilya na. Ano na ho ba talaga ang plano niyo? Tulad na sinabi ng doktor ko, kailangan makaalis ako sa lalong madaling panahon. Hindi puso nadali sa akin ang mga magnanako na pinadadala ni Katrina. Pero paano ang ating mga... Alam ko, hindi ako aalis hanggat hindi patapos ang plano natin. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Magtitestigo si Fred laban kay Katrina. Hawak-hawak ko lahat ng dokumento. Nasa akin pa rin ang mga alas. Tayo pa rin ang mananalo. Paano kung matalo tayo? I have a backup plan. Alam ng lahat na matatalino ng tao na dapat palagi sila may pansalong plano. Anong plano? Isa sa mga tao sa loob ng mansyon ni Katrina. Hawak-hawak ang pareha ng susing ito. Sa loob ng kahon na ito, nandito ang lahat ng pwedeng magpabaksak kay Katrina. At kung sino ang may hawak ng susing ito, hawak niya ang susi sa lahat ng lihim ng pamilya Rodriguez. Na kanina, susi? Na, pero pag hindi ko yung mahanap, lagot ako kay Tita Katrina. Sige na nga, Rina. Kanina ka pahanap ng hanap eh. Titignan ko dito sa bag ko. Baka kasi